Everyone, welcome to Polaris TV YouTube channel and the YouTube channel of Polaris Boarding House, and I'm Mr. E. So ang topic natin for today is about hot and cold. Sama na rin natin yung relationship ng pressure, temperature, and volume. So mas maganda kasi maintindihan ng isang engineer ito. Kasi yung makina, may mainit yan, may malamig. It involves pressure, temperature, and volume. So may mga tanong, sabi nila, sir, anong flow ng init o ng energy? Sabi niya, hot to cold ba? O cold to hot? Cold to hot. Sir, hot to cold. Sir, cold to hot. So, maraming magkakaibang sagot. So, subukan natin ipaliwanag by example. O sige sir, sabi example. O sir, kasi let's say nasa loob ako ng room, malamig sa loob, may pintuan, yung pintuan na yan pag binuks nakasara, yan, let's say mainit sa labas, let's say naka aircon for example, pag binuksan mo yan sir, lalabas, mararamdaman mo malamig, parang may lumabas na lamig, which is tama naman, ano, mararamdaman mo nga malamig. So ngayon, iisipin mo ngayon, ang flow ng energy is cold to hot, o hot papunta sa mainit. Pero subukan natin buksan ng matagal yung pintuan. Anong mapapansin nyo? Di ba, iinit. At hindi naman lalabig sa labas. Iinit sa loob. Simply because pumasok yung mga energy from outside going to inside. Kaya tumaas ang temperature sa loob. That is one example, ano? But actually, the thermodynamics says that the energy flows from hot to cold. But we have to convince yung sarili natin na ito nga, yan. By having a lot of example, for example, may isang tao, nakikipag-usap sa isang tao. And then, bigla na lang nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo at yung isa ay nag-init. Well, habang isa naman ay kalmado, cold, sabihin natin. So, kung talagang magtutuloy-tuloy yung pag-init ng ulo niya, mas malamang ito ay wala, pwedeng sumugod, ganun. Because that is the law. Hindi ba sa susugod yung kalmadong tao? Kasi kalmado nga siya, di ba? Ano pa? Pwedeng halimbawa natin dyan yung this is the equator. Yan, equator. Alam naman nating lahat ang equator ay mainit sa lugar na yan. Let's say kung may bagyo dito, bagyo, like for example, ng Yolanda, mapansin nyo, hindi naman siya bumaba, papunta sa equator, but instead, umakyat, going to north or, kasi sa lugar na yan, pataas, is malamig na dyan, like for example, China. Alam naman natin na malamig yung mga lugar na yan. Compared to equator, ha? So, those are the example ng pwede natin pagbasihan to convince yung sarili natin na ang flow ng energy is hot to cold. So, how about pressure, temperature, and volume? Since hot, cold is related yan sa temperature, so let us try to understand ano ba ang relasyon nila. As per thermodynamics din talaga, the pressure is directly proportional to temperature. Kung nagtumataas ito, tumataas din ito. And they are inversely proportional to volume. Ibig sabihin, bababa dapat yung volume. Habang lumiliit ang volume ng area, umiinit sa loob, tumataas din ang pressure. At marami example yan, like for example, yung compressor. Habang ang piston yan ay nasa baba, pag yan ay umpisang tumaas, yung volume niyan, di ba, liliit pag nandito na. Ayun na yung volume niya. So, yung hangin na natrap dyan, kung hangin man, tataas ang pressure at iinit. Kaya nga yung mga compressor, may tinatawag na after cooler para palamigin yung hangin. So, what if naman bumaba yung pressure? So, bababa din dapat yung temperature. Like for example, kung itong piston na to ay
bababa at nandun pa rin yung hangin na yon, lalaki yung volume, this will now be the new volume, siyempre luluwag. Ang mangyayari, luluwag yung pressure. Parang tao, pagka nasa maliit na lugar sila, mainit, napapressure sila, pakiramdam nila ang init. Then pag nilakihan mo yung volume, tulad dito, anong mangyayari? Giginhawa yung pakiramdam nila, simply because yung volume nag-increase. So this is the relationship of pressure, temperature, and volume, which is really very important sa isang engineer, and also the flow of energy from hot to cold para mas maunawaan niya yung kanyang trabaho as engineer. Yan. Well, not only engineer, even kahit yung mga trabaho ng oiler, kasi mga oiler eh, one din yan sila eh, nag-aral din yan sila, they want to become an engineer, or even wiper. Yan. Yan. So, we will have a separate topic regarding the design of your engine, of the engine, paano natin i-apply itong mga principle na to. Yan, principle na yan, hot to cold. Marami kayong mapapansin sa parts ng engine, meron dyan yung malaki, katulad ng intake manifold, diba? Medyo malaki yan. Papasok sa loob ng makina, lalabas sa exhaust, then sa loob ng exhaust, malaking tubo na naman. Pupunta ng turbocharger, papunta ng exhaust, papuntang exhaust gas economizer, mapapansin mo yung mga area na apektuhan yung mga volume. By simply altering the volume ng area, maapektuhan lahat ito. And there is a natural flow from hot to cold. So, that is a separate topic, and that's all for today, and thank you. Please subscribe and hit the notification bells and likes. And please share sa mga kaibigan natin para mas maraming makakita ng video na to. And standby for other videos of explanation regarding the engine. And that's all. Thank you.